Pinellas County Library. Ayan, punta tayo ng visitors bend, about 9 miles one way. So, ganyan pala yung tura natin. Look at that. Yeah. Punta tayo ng visitors bend. Balik tayo sa Oregon 138 East. 50 miles na ginawa last time. So, pero iba yung dadaanan natin. Mag-right turn agad tayo. After mile 10, mile 9 maybe, punta tayo sa park. Okidoki. Ayan. So 8 miles na tayo since kanina. Pag-upakyat. Pati pang hangin. Dati dumiretso ako, ngayon kakaliwa tayo, papasok tayo sa mismong park. Okay, ngayon sa misasakyan na puti, kakaliwa tayo doon, tatabi tayo. So tatabi na tayo habang safe pa. Okay. Gawin natin ito ng maraming video. Kasi first time ko magbike dito. Although ilang beses na ako nagpunta. Kami nagpunta dito. Oh my. Puro pala ako paakyat. Nakalimutan ko na. Pacing lang tayo. Sasakyan.
Okay. Yeah. Puro siya paket. Busa ng gear to. Pacing tayo. Kung masyadong mabilis. Nakalimutan ko na kung gaano kahaba. Ayan. Hopefully may recovery pagdating dito sa taas. Bigla ako ah. Iba talaga pag dinadrive mo lang. Madali lang tumapak sa gas. Ah, may kating recovery. Sakit sa muscle. Sakit sa tuhod. Okay. So may descent naman. Mamaya babawi sa akin ito pabalik. Ganun na naman yun eh. Akit ka, bababa ka. Bababa ka, akit ka. Sarap dito. Wala sasakyan. Ay, lakas ang akit. Tayo pabalik. Haba rin ang paket. Hello, Father Son. Hello. Aha, mahaba-haba kaya tanto. Kaya man, lapit na yung taas. Okay, okay, recover. Buto may naglalakad kahit padalawa-dalawa. I mean, pa isa-isa. Hanggapit na tayo siguro. Kalimutan ko na kung gaano kalayo. So, ayan na siya. Okay.
Ito yung pasok tayo habang open pa. Mamaya tayo magpicture. Visitors Bend Recreational Area. Pasok muna tayo. Baka masaluduhan tayo. Flag. So sunset. Pwede ba tayo pumasok? Wala pang sunset. Mga 30 minutes pa. Ayan. So may siguro about a mile pa. Then simula sa entrance yung mga, may campsite dito eh. And then may playground. And then very close to the river. Ayun, may usa. Marami dito eh. Bakit na, daanan nila yan eh. May trail na sila. Ay, akitin ko ito mamaya. Good luck. Ayun yung river. Ayan na yung river. Okay, ito na yung campsite, about a mile away from the gate. Ayun na, may usaw kaliwa kanan. So ito yung campsite. Lower campground, upper campground. Ano yung isaw? Anak niya yung isaw. Liit pa. Ayun o. Okay. So ito siya. Ay, taas ka ng gear. Ayan. Upper campground. Ito yung ano, yeah, they use area yung may playground. And then dito yung malaking. Tingnan natin kung mababike pa natin. Okay. Let's see, ang daming usa dito. Meron na naman dun, no? Usa, oh. Tuta natin dahan-dahan na makita nyo na malapitan. Ayan, hindi umaalis oh. Bait. Ito yung maliit oh. Hello. Ayan, baba muna tayo. Marami pa yan. Ba tayo sa Deus area. Ito kami nagpupunta ng mga bata. Gusto nilang maglaro. Huwag dumalayo. Wala ng tao dito. Yung mga nagka-camping na lang. Ayan. Pa-park. Ganyan yung playground. Ganyan yung playground. And then, nandun yung may campsite dun eh. Maliit. And then, may kabilang, ito yung kabilang side ng ano. I think this is the north bank. Yung sa pinuntahan natin last time sa Kadak. That's 15 miles. So another 5 miles pa simula dun sa 138 pagkaliwa ko. Diyan ka lalabas. And then yung kabilang side dun sa kabila. Pwede mo siyang view from the other side. Kanina may sasakyan eh. Na-view na namin yan from the other side.
Kaya may sasakyan dadaan. Ayun. May kotse. Okay, SUV. In-view nila tong part na to. Maganda kasi dyan eh. Ayun. Okay. Bike ko ito dati. Kung may hindi ka pa mag-mountain bike, go for it. Hindi ka na. Akit tayo doon. Pakit. Sa kabilang side. O ganun. Maliit lang to. Pang camping, pang picnic, pang playground. Ikot lang tayo. Then mag-picture tayo dun sa entrance. River. Okay, ikot tayo. Maliit lang to, medyo steep na lang. Ubus din ang gear ko. Gear 1. Smooth lang. Ay, pauwian natin. 15 miles pa. 16 miles. Okay, may dalawang nag-camping. Balik na tayo. 7 na na. 7:37 na. Okay. Gabi na naman ako makakuwi. Ayo, isang oras pa to. Kanina nandito yung sana yun. Umikot lang tayo. Balik na tayo. Ito ang Whistler's Bend. Okay. Ayun, ayun sila. Nakita sa kaliwa. Sa inyo yung isa kanina, yung dalawang magnanay. I don't know, huwag din ako pupunta doon, next time na lang. Naipuntahan ko na yun dati, pero dito lang sa loob ako nagbike. Malayo pa uuwihan natin. Okay. Ayun yung mali ito. Ito yung nanay. Ayun yung nanay. Iwan yung anak niya. Hello. Iwan yung baby niya sa kabilang side. Ito na siguro. Okay, ganoon tayo. Ganda ng Bali. Okay. Picture tayo doon. Wala pa akong picture. Caretaker, yun sila nakatira. Bantay sa park. Ah, nag-iisang bahay ito, no? Ayun, no? Nakatira yan sa park. Okay. Picture muna tayo dito. Nahirap na yung lalagipidad siya.
tigas pala nun. Parang semento. Bus. Sunset na. 1952. 752. Talagang gagabihin na naman ako. Ay nako. Palagi na lang. 12 miles pa. Lagi na lang 12 to 13 miles pa. Yun na, puro pakyat. Okay, kami ulit. Yan, may nakasalubong tayo isa. Pero packet naman. Walang recovery, packet pa rin, no? Ito yung binabago kanina. Na medyo malayo-layo. Hindi masama. So, konting recovery. Nakaka 11 miles per hour pa. So, kanina. 9 na lang ako dun eh. 9, 10, 8. Steep. Okay. Malamig na. Basta ako ng pawis. Summer pa to ah. Ah, September 1 eh. Magpo-fall na. Thermal na naman tayo sa fall hands. Dahil lang tayo makapag-bike winter. Mag-indoor tayo. Mag-Strava tayo. Balik tayo sa Strava. Gamit tayo ng yung aking indoor trainer. Yung Magin. Semi-smart. So meron siyang speed sensor. And then bumili lang ako ng Magin na cadence sensor para nakukuha din yung cadence mo. Ano yung gagawin natin during cold season during winter? $15 per month, I think. Yan yung ginawa ko last year. Hindi pa ako nagba-vlog nun eh. Okay. Woohoo! Ito na, 138 na.
patingin ako sa camera. Oh my. That's 30 miles an hour. 50 kilometers per hour. Oh my goodness. Thank you, Lord. Muntik na ako dun ah. Mga 32 miles per hour pa yata ako dun. Hindi ko pa oras. Yun lang yun. Ay, salamat po. Muntik na ako dun ah. Balik tayo. May araw sa harapan natin. Pero sinra pa natin. Hoy, matulog na kayo. Oh, 2-12 miles. Kanina pa yun ah. Ito eh. Oh yeah, this is 11. So 11 miles pa ako. Kitang kita, walang daya. Sabi nung ko. Kaya na ba tumatakbo yan? Na pa yun ah. Bakit pa? Lalo pa oh. Yun. Panindigan mo yan. Ay! Salamat naman na yung pababa. Posting na daan lang ko. Ang dilim. Parang ako nag-vehicle ride nito. Parang sumama kay Ian Ho nito. Sakto, we're facing west. Yan ang sunset. Maliwanag siya. Ngayon na puro dilim eh. Maliwanag yung kabila ng bundok. Nakakatulong sa ano, sa isip mo na hindi po madilim. Change lane pa siya nun. Wow.
namin with products. Yung timber, ginagawa nilang ano, mga plywood, poste, ano yun, bango. Malapit na ako, mga 2 miles na lang siguro sa Douglas County Library na yung start nung video natin kanina. Malapit na 2 to 3 miles na lang. At 8:28 na. At least before 9 na sa bahay talaga. So mga 8:45 sana. Dami mo sa nagkagulutan ah. Apat yun ah. Balik na tayo. Sabi ko 2 to 3 miles. Hindi, mga 4 miles pa siya. Ito na yung Douglas County Library. Okay. Hanggang dito na lang ulit. Lapit na ako.